Sabihin ninyo ang Panginoon na kilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa'y sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito bilang paggunita kay San Carlos Borromeo, atin ngayong aminin ang ating mga kasalanan at ang ating mga pagkukulang na dala ng ating kahinaan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong napuspos, pumupuspos sa obispong si San Carlos upang kami ay laging magkaroon ng pagbabago sa ikapagiging kawangis ng anak mo para maipamalas namin ang kanyang mukha sa mundo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Magbuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap ang mga gawain na magpapatanyag. Iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan.
tulad ni yung sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidampanan, taglay niyo ang aking diwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseo na naganyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid mo, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghanda sa isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Alam niyo po, may nabasa po, alam niya na kahit hindi siya makakakinabang nito, yung susunod na henerasyon ay makakakinabang nito. Amen? Diba? Yun bang nagtatanim ka na alam mo naman na wala kang bungang makukuha nito? Nagtatanim ka pero wala ka namang mapapala nito? Nagtatanim ka hindi lang dahil sa sarili mo, kundi yung ibang henerasyon, yung bagong henerasyon, sunod na henerasyon ay makakatulong ditong punong ito dahil ikaw ay nagtanim. Kaya po mga kapatid, sa ating pagninilay ngayon, lalo nang sa ating pagninilay ngayon, lalo nang sa ating ebanghelyo, inanyayahan tayo ng Panginoon na ano yung mga bagay na hindi tayo makakalimutan ng kapwa natin na kung tayo na ay lilisan sa mundong ito, di ba? Dalawa lang po yan na hindi ka makakalimutan ng kapwa mo, kapitbahay mo. Una, siguro dahil masama ang ugali mo o meron kang ginawa sa kapwa mo na hindi kanya makakalimutan. Pero higit sa lahat, hindi ka makakalimutan ng isang tao dahil sa kabaitan at kabutihan na nagawa mo sa kanya. Most especially, yung pagtulong mo sa kanya, no? Lalong-lalo na nung siya ay nangangailangan ng tulong at ikaw ang tumulong sa kanya. Kaya nga, panyaya sa ating ebanghelyo ngayon,
no? Kung ikaw ay maghanda daw, wag lang yung mga kapatid mo, wag lang yung mga kapitbahay mo, ang mga kakilala mo, ang imbitahan mo. Di ba? Ang sabi sa ating ebanghelyo, imbitahan mo lahat, no? Kahit na may mga pingkaw, mga pilay, o di kaya ang mga may hirap, ay imbitahan mo sa paghahanda. Kaya nga sa aking pagninilay, kapag ikaw ay tumulong sa kapwa, lubus-lubusin mo na hindi lang yung sa pamilya mo, hindi lang sa kaibigan mo, at higit sa lahat, tumulong ka sa lahat ng mga nangangailangan. Kaya yan yung paanyaya sa ating ebanghelyo ngayon. Ang pagtulong sana natin, no? Kasi sino lang ba ang tinutulungan natin? Of course, yung mga malapit sa atin, yung mga kaibigan natin, at higit sa lahat, unahin talaga natin yung pamilya natin. Pero inanyayahan tayo ng ating Panginoon, you have to extend your help to others, not only to your family, not only to your friends, kundi ang pagtulong ay sa lahat. At iyan, hindi ka malilimutan ng iyong kapwa sapagkat may itinanim kang presensya, presensya ng kabaitan, presensya ng kabutihan, at higit sa lahat ang presensya ng kabanalan na yung kapwa mo sa pamamagitan ng pagtulong mo ay nakilala niya ang ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Huwag po nating kalimutan, no, na mas lalong maging makahulugan ang buhay natin kung ang pagtulong natin ay ating i-extend sa lahat ng mga nangangailangan. Ulitin ko sa ating ebanghelyo, huwag lang daw yung mga kapatid natin, mga kamag-anak natin, kundi inanyayahan tayo ang pagtulong, no, ay sa lahat. Magsitayo pong lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Amang sa Langit upang maging pagpapahayag ng malalim at tunay na pag-ibig at kagandahang loob at pagiging bukas ng ating puso para sa ating kapwa. Sa ating panalangin ng ating itutugon, Ama ng mga dumukha, Aba ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamaraan. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang simbahan naway maging higit na mulat sa material na pangangailangan ng mga dukha at mga napapabayaang mga tao at mabigyan din sila ng espiritual na pangangalaga, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga lingkod bayan, naway maging madaling lapitan ng lahat at isaisip nila ang kabutihan ng kanilang nasasakupan, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga taong may problema sa buhay, naway makatagpo ng kapwa na handang tumanggap at tunay na makikinig sa kanila, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Yaong mga anak talaga ng kanilang sarili sa pangangalaga ng mga may sakit, may kapansanan at mga dukha, naway magkaroon ng tunay na diwa ng pag-ibig at paglilingkod, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway tanggapin sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Panginoong Diyos, ibinibigay mo sa amin ang lahat ng mabuti.
Tulungan mo kaming maibahagi ito sa iba, lalo na sa mga nangangailangan ng aming kalinga at atensyon. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay na nasa iyong dambana. Ngayong si San Carlos ay aming ginugunita, ipagkaloobong dito aming pakinabangan ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan. Pakundangan sa bigay mo sa kaniyang malasakit sa kapakanan ng tanan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Carlos ay pinararangalan sa pamamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Yesu Kristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito ay natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco ang aming Santo Papa, at ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-aasang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Bigin na ito ating pagsalungan ang patawad mo ni Jesu Cristo, siya'y ating lakas at ang tulad Panginoon Diyos. Yes.
Iniyayahan lalo na ang mga may sakit, may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na November 7, 2024, Webes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa ating pintuan ng simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng misa na magaganap sa ating simbahan. Iniyahandog ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage 2024. Halina't tuklasin at sama-sama po tayong maglakbay at magdasal sa mga simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo. Kasama po ang ating kadeboto na si Father Robert Arellano LRMS sa darating na November 26 to 28. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Parish Finance Office o tumawag sa mobile number 0927-819-5959. Para sa mga iba pang impormasyon, ito po ay limited slots only. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng tatag ng kalooban na siyang sani ng katapatan at kasipagan sa paglilingkod ni San Carlos ng may pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami ay nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila nawa ay magkamit ng buhay ng iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon
at sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan na sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, pahalam namin, buhay at kaligtasan. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Kristo pinamatayan ay sa bisag ng aming paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.